are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Father na Panginoon, ang mga bago ng Lord Jesus, ang mga basics na dapat nalang sa kanya. Ang mga mga skip, ang mga regulars, ang kalahin ng series, dapat nalang mga Jesus and pray. Amen. Mga po na po, thanks a lot again. Title po nito is Entered into Heaven Itself. Okay, Entered into Heaven Itself. Subtitle po, ito again yung part ng series natin about the Lord Jesus Christ, yung specifics about the Lord Jesus. So, very subtitled po is the Ascension of Jesus. Okay? Ascension. So, last time po, naalala niyo po yung ating yung una din sa series ito, yung po yung the Anointed One. Okay? So, basic po yun, no? Ano yung Anointed, siyempre nile, yung po yung pinakal natin last Sunday. Okay. Napaka-importante, baka mamiss natin, di natin i-assume na mag-aaral about Jesus is basic yan, pero hindi natin i-assume. So, pinag-aaralin natin sa kaya series natin yan. Amen? Kasi napanggit ka sa Bible, yung pag nakikilala natin si Jesus, ang daming nangyayari sa atin na nagmamature tayo, okay? Last time sa Ephesians 4 ba yun? Ephesians 4:13. Okay, sabi dyan, till we all come to unity of faith, bakit tayo aral-aral, bakit tayo meet and meet, to edify each other, di ba, perfect the same, matutong, matured. Ang pinaka-end goal natin, magkaroon tayo unity of faith, hindi tayo magkagulo-gulo. Okay? Kaya ba yung tanong ng iba, bakit baptism magkakaiba? Hindi naman. Diba, katatapos na natin baptism distinctive, doon tayo nagkakaisa at sapat na sa atin yun. Nagkakaisa tayo sa aral. Okay? Sa history natin, sa heritage. May mga panggulo dyan, di ba yun? Okay? Kung hindi tayo magkaisa sa ibang bagay na hindi naman ganun ka-importante, eh, okay lang din yun. Okay? Pero gusto natin lahat ng basic, tsaka fundamental, magkakaisa tayo. Hindi sa mga hindi kaya. Kaya tayo magkaisa, kasi eschatology, the best din yun. Kasi ganyan naman. Kailangan ng Panginoon, tapos tayo magkakaiba. So, isang design natin, yung sabi dyan, unity natin, pero nabanggit yung knowledge of the Son of God and to a perfect man. So kasi habang nakikilala mo nga si Jesus, tapos nakikilala mo rin si Jesus, nakikilala mo rin ang gusto, magkaka-unite talaga tayo kasi nagkakaisa naman tayo dyan. So, isa yung karakter ni Jesus, hindi naman magsasabi yung sabog-sabog yun. So, pag nakikilala mo si Jesus ng lubos, ikaw din, ang mahirap yung iba, kunwari, nauhuli. Yung nauhuli na yun, ang hirap niya makipag-isa ngayon sa atin kasi nauhuli siya na eh. Diba? Sa ibang bagay, ano naman yan. So, kaya, yun po ang goal natin, yun po lang tayo, kaya yung naaral natin itong series natin. Amen? Makilala natin si Jesus, ay magkakaisa tayo at magmamatid tayo sa isa tayo. Nagbalik po tayo doon. So again, ito yung ating series. This time naman, so natapos tayo last time sa anointing kung paano pinili si Jesus, bakit siya pinili, para saan. Siya ang tagapagligtas, siya ay both prophet, okay, preacher siya, teacher din siya, and then king. Magkita na natin yun. Magkita natin yun kasi yung mga inaano yung talaga pinipili for a specific purpose. So, nakita natin sa history, sa Bible, ang inaano ay either king, after no, siya yung mag-ahari, okay, then yung prophet, ganun din. So, importante yung ginagawa yung dalawang yan. Okay? Sa time ngayon, even nung natapos ko lang din na naman sa Zechariah. So, si Haggai, sa Zechariah. So, ang in-exhort nila ni Zechariah is specialist, dalawa eh. Si Zerubbabel, saka si Joshua. Yan yung high priest, saka si Zerubbabel, siya yung governor. Ganun po yan. Importante yan, inaanin yung mga leader, para sila ngayon yung mag-aakay sa mga bayan, ito pa rin yung maloban ng Diyos. So ganun din, pero si Jesus, pareho. He's both prophet and king. Kaya yan ang akay ko kay Jesus. So last time yan.
So ngayon naman, itong isang particular na bagay lang yung kanyang pag... Hindi lalalim tayo, pero okay lang yan. Yung kanyang pag... akyat sa langit, okay, ascension. Okay, siya ay nagalangit, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Later, siya ay bumalik. Iniwanan ng Holy Spirit dito, iniwanan yung mga disipulo niya, pangalan niya. So pag-aaralan natin ito kasi nga, may mga matututunan tayo dito about the Lord. So bakit? Explore natin yung bakit siya umalis, bakit siya iniwanan tayo. Kaya hindi mo talaga tayo iniwan. Okay, natinaan ulit yung ascension. Ascend. Pag-akyat ulit sa langit. Jesus. Okay. So kasama natin mamaya, balikan po ating text. Hindi tayo magtatapos. Kaya sabi sa Psalm 68, ito lang yung Old Testament na reference ko nakita. About ascension, no? So alam natin si Jesus ay tagalangit, maraming yung reference sa kanya sa Old Testament, yung kanyang paniligtas, yung paano siya kapamusahan, mga yun po yan eh. Pero ito yung sa ascension mismo. Try mo dito. Psalm 68:18, may basa niya po, there we go. Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive, thou hast received gifts for men, yea, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them. Okay, so medyo, intindihan nyo ba? So yes, hindi ganun kalinaw na matay siya ulit, mamatay siya at sa langit. Pero definitely nag-reference siya sa kanyang ascension. No? Ulitin ko lang, thou hast ascended on high, sumit, tumaas ka sa kataas-taasan. So, reference sa langit. Thou hast led captivity captive. So, familiar ba kayo sa term na yan? Paulit-ulit din yun sa Bible, no? Tingnan natin. Para makita natin, talaga ito yung reference actually sa kanyang ascension at triumph. Ibig sabihin, nanalo siya. Siya ay namatay pero nabuhay na muli. Captivity. Ulit-ulit po ito, pero especially led to. Yan. So, meron sa Judges, sa kanta ni Deborah, nabanggit niya doon, tsaka ni Barak, okay? Lead thy captivity captive, thou son of Abinoam. Sino yun? Si Barak. So, alam niyo may nangyari doon. Bilisan ko lang, ha? So, ito yung time ng Judges, sila ay minsan lumalayo sa Diyos, tapos sila ay nasa ko pinagpapansa. Kaya syempre, mga nalangin sila, parang tayo mga Kristiyano, kahit siya tayo, may mga problema tayo, di ba? Minsan lalayo tayo, tapos hahanapin na naman ang kapitan ng Diyos, babalik tayo. At pag bumalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong, tinutulungan tayo. Ganun nangyari sa kanila. So, nung time na yun, nasasakop sila, pero nung may kalaban sila, gusto nilang talunin, natalo po nila. Okay, kaya pero ito sabi dito, and led by captivity captive daw sa labis. Yung sabihin, ano yung captive? Ikaw ay hinuli, di ba? Or parang ang pinapausahan, or ikaw ay talunan. Okay? Pag ikaw ay na-captive, talo ka, di ba? E ano sabihin ng led by captivity captive? Ayan ang tanong. Dahil pinote po ito sa New Testament, tingnan natin. Sa Ezekiel muna, binanggit din po doon. Ako talagang babasa, sabi dito, when I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria, and their daughters, then I will bring again the captivity of thy captives in the midst of them. So, ang context po niyan, pangako ng Diyos, pag ikaw ay captive, ikaw yung talo, pero pag kinaptive yung captives, ay sabihin mo, parang nabaliktad. Okay? Parang nanalo sa iyong kainaan or pagkakatalo before. Okay, nasabi rin yan sa Amos. Sabi dito, the save the Lord for great transgression of Gaza and for I will not turn away the punishment thereof because he carried away captive the whole captivity. So medyo iba to. Pero yung sabihin lang nun, nahuli nila na na-capture nila yung kalaban, yung sabihin lang nun, natalo nila. Pero ito yung magandang quote sa Ephesians about Jesus. Okay?
Ephesians 4. Meron tayo ng Ephesians 4 kanina, di ba? Sunday school. Ito tayo sa 8. Pakibasa niyo po dito. Ready? 7 muna. 7 and 8. Here we go. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. So, anong nga-refer dito na binigyan tayo ng regalo ng Panginoon? Sige nga. Siyempre, salvation, di ba? One spirit, one faith, one baptism. So, nung si Jesus daw, alam niyo naman nangyari sa Panginoon, di ba? Siya ay ng Diyos, pero sacrifice siya, nagkatawang tao siya. Therefore, subject mo siya sa gutom, sa hirap. At ang bandang muli nga, siya po ay nahuli, at talagang literally nahuli. At, pinatay. Di ba? Bago nga siya patayin na ginawa lahat ng gusto nilang gawin sa kanya, ng masama. Pero bandang muli, ano nangyari? So parang talo na, ginunte, patay. Talo talaga. Pero bandang muli, alam nyo nangyari, siya ay nabuhay magmuli. At yun ang din nila mga pwedeng kulong. Paano ko kulong yun? Naglalagos na nga sa... Sabi ko kulong yun. Diba? So yung picture nito, ng captivity captive, yung captivity mo, yung pagkatalo mo, tinalo mo, eh sabihin nun, panalo. Like, kaya balikan natin dito daw, ito ay, mismo quote pala ito sa Ephesians. Or ito yung susunod sa Ephesians. Ulitin ko lang ha, daw was ascended on high, siya ay tumaas, napunta sa katastasan, and then daw was led captivity captive, na tinalo niya yung pagkatalo, so panalo siya, daw was received gifts for men, yay, for the rebel is also that the Lord God might dwell among them. So, tamang-tama siya. Kumbaga, nung ang Panginoon ay, of course, makita sa langit, di naman niya iniwan lahat eh, tayo. Hindi siya iniwan. According to this, may binigay siya ang regalo. At madalas po yung regalo niya yan sa New Testament, kaligtasan. Amen? At ibig sabi, for the rebellious also. So, ganoon niya tayo, di naman binigyan lahat eh. I mean, hindi binigyan. I mean, lahat in-offer yung regalo. In-offer sa lahat ng tao yung regalo. Kaya sabi din, pati sa mga rebellious, so in-offer yan. Kaya sabi niya, that the Lord God may dwell among them, alam natin, reference ulit sa aming tasan, kung saan ang Holy Spirit tumindwell lahat ng manampalataya. Okay? So yan po yan. So may malinaw po yan. So ano yung ba gusto kong, ano dito, bigyan ng diin? Ano ba yung pag-picture ng pag-akyat? Ano yung kasama niya, ano yung sinasabi sa atin pag umakyat ka? Parang tayo po kami ang mga contest, di ba? So, mag-umpisa sa una. Ano yung tawag doon? Hindi lang probing yun. Ang tawag doon yung umiikot sila tapos nanalo, akyat sila sa level. Best, hindi yung best ng kanina. Elimination. Ano yun? Yung eliminate, ano, basta pag natalo ka, wala na. Ang tawag doon? Disqual ba yun? Basta eliminate yung talo. So una, mag-umis sila dyan, pari, tatlong, sampung kukunan. Ha? So magmamatch-match yung dalawa, pag sino manalo, siya yung aakyat. Bagong level, kasi ang kakalabanin niya, panalo na rin. Diba, nanalo sa match na iba. Plus, elimination nata, eliminate. Anyway, pag-akyat na naman niya, kasi nakadalawang panalo ka na, doon ka na sa level 3. Ano yan? Akyat ka, so ang picture po ng pag-angat, pag-akyat, ano, panalo. Okay? So, sa Bible din, madalas na, kasi advantage po yung pagkasa taas ka ng paglaban na naman sa gera. Advantage po yan. Alala niyo po yung kwento nung sa Jerusalem yun, siyempre, sinasakop nila David yun. Mahirap daw sakupin. E, paano nga naman, batuhin lang kayo ng bato eh. Ba, ikaw, ah, so good! Kasi na, isang effort lang, ganun lang, kahit nga babae, di ba? Ganun lang kayo, tapos pag sabul ka, nung patay ka. Hirap na hirap ka umakyat, tapos sila, babatuhin ka lang. So, advantage po lagi nasa taas. Amen? Yes.
Ganun din, kahit sa natin ngayon, sa lipunan natin. Pansin niyo yung mga mayamang ano, lipunan, nasa taas po yan eh. Malalaki yung mga drainage nila. Tayo mga mahirap at dito sa baba. So tayo madaling bahay, di ba? Ano pa ang picture ng nasa taas? Kasi lang matalino, mataas ang pinagkaralan. Kaya mataas ang narating. Mataas ang pangarap, anong sabihin mo? Sabihin, hindi ka basta-basta lang parang binaryong ano, tao. Yan ang picture po ng pata. Eh, paano pagkataas-taasan? Yan. So, ang picture po niya, gusto ko lang sabihin ay yung triumph or panalo. So, si Jesus, siya ay umangat sa langit. Siya po ay panalo. Triumph, victorious. Amen? At tayo din. Okay, balik lang natin, sarili naman natin, pangako ng Panginoon, pag tayo namatay anytime, or sa pagdating niya, kung ano man mauna, tayo ay aakyat din sa langit. Amen? Yan ang maganda. So, pangalawang verse pa rin, yun po yung reference sa Old Testament lang, nag-iisa lang po yan. At malinaw, nag-ascension ng Panginoon at nag-ascend siya. It's when, napunta siya sa kataas-taasan. Okay? Kaya panalo po siya. So this time, mga New Testament references, tingnan din ang malalaman natin. Mapulot natin dito. Matthew 16:19. Ulit-ulit lang po ito. Patunay na si Jesus. Kasi kung alam nyo ba sa Bible, may mga... Ang dami pong maluloko ngayon. Iniiba-iba yung translation. Iniiba-iba, pinapababaw yung kahulugan. Maraming pinapahinga na ito kung natali yung kahapon. Okay? Sawa na ako sa kanta niya. Magkaan na kami. Sabi mga nagsasabi doon na yung flood daw ni Noah, ano yung Noah's flood. Sabi doon, local flood lang daw yun. Iba, di totoo yan, ganyan. So kahit ang daming ebidensya, both scientifically, archaeology, tsaka Bible. Ang problema, pati yung ibang Bible, ibang Christian, naniniwala sila niya sa evolution, sa billions of years, kahit walang ebidensya doon. So kaya lang tuwa ako doon sa nag-expose, no? Naaral niya kasi nga, pinopoint out niya na kaya nagkakaroon ng lokohan pag ang salita ng Diyos binabago na. Ganun po yung pinapahina, parang pinapalabo. Hindi malino. Ano ba sinabi talaga dyan? Meron ba? Ano? Worldwide flood ba yun o local lang? Malinaw naman, especially sa King James. Okay? So, tingnan natin sa mga aralanin dito. About the ascension of Jesus, siya ba yung umangat talaga o parang pinasabi ng iba na tao lang siya, special na tao lang siya. Patay siya, di... Sabihin natin yung mga turo niyang maganda, pero hindi siya Diyos. Mga ganun yung ibang turo eh. Makikita natin dito totoo na siya ay umakyat doon sa langit at nag-ahari kasama ng Ama. Sabi sa Mark 16:19, kaya ulit magbasa po, ready go. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. So, and whatsoever. Mark pala sa ito. Mali ako. Yan, mali. Mark 16, okay, last chapter. There we go. So when after the Lord has spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Hindi ba malinaw po yan, di ba? Siya ay umangat. Siya ay tinanggap ng kalangitan. Okay, so walang duda po dyan. Malinaw po yan na talagang umangat siya. Sabi nga sa Acts, talagang kita-kita siya ng mga disipulo kung umaakyat. Okay? Okay, sabi dyan, and sat down at the right hand of God. Eh. Saan kaya yun? Common knowledge po yan, ang Diyos ay nasa langit. At pag siya umakyat doon, talagang umakyat siya sa langit. At umupo pa siya doon. Sabi, nasa tuklo pa siya ng kalulatian. Amen? And then, they went forth and preached everywhere. So, ito na po yung iniwanan yung mga disipulo. Okay, confirming the word with signs following. Amen. So, ang Panginoon talaga umakyat siya. And then, yung mga iniwan niya dito, kasama pala ng Holy Spirit, ginagawa yung gawain ng Panginoon. Okay? Next is, mga gospel muna ito sa Luke. Meron din sa Matthew niya, hindi natin binasa kasi, gusto natin makita dito yung pala niyang pag-akyat talaga. Pag-angat. Last chapter din, of course. Tayo ulit po, let it go. And it came to pass while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven.
ganun din, no? I-bless them, ano pa siya, buhay siya, inakausap niya yung mga disipulo niya, pero humiwalay sa kanya at siya naman ay tinanggap sa langit. Okay? So, sa langit kaya yung first, second, heaven, third. Third. Okay, pero muna, first muna. First heaven, ito po yung sky, and then, pag di mo nakita sa sky, yun yun, sa third heaven. Okay? Next po sa Acts, may binabagin ko kanina. So sa Acts, nag-umpisa po ito yung Acts of the Apostle, pero ang umpisa niyan, nirecount po yung end ng gospel dahil yun ang preparation dun eh. Kaya sabi dyan, ako na lang, and when he had spoken these things, so yun nga, ito yung sinabi, basahin na natin dito, nagpaalam ang Panginoon, nagbilin siya. It is not for you to know, yan. But he shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and he shall be witness sa mga ibo in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, nakikita pa siya, he was taken up. So hindi sinabi kung may sinakyan siya, pero hindi gano'n, wala sinabi sinakyan eh. At nawala daw siya doon sa ulap eh. So obviously kung ano yung nakikita ang picture, madalas ang mga ano, yun na yun. Umangat siya, hindi na imposible kasi naglalagos na nga siya sa wall eh. So umangat siya, si Elijah, may example si kasi si Elijah may sinakyan. Si Enoch, walang sinabi. Pero kay Jesus, ang maganda dito, parang ano, climax sa pelikula, di ba? Nagang habang siya ipapunta sa langit, nagmamasdan siya. Amen? So victory po yung picture ng victory. At sana ay nakakuha natin yung mensahe, no? Next! Ito na tayo sa mga writings sa Hebrews. Punta ko natin sa 1 Peter. Balik natin Hebrews. So ano naman, wala siya yung umakyat sa langit. Diba? Big deal po yun. Diba? Kung ikaw nga, nabanggit natin kanina, yung mga sa sports lang, umakyat. Uy, umakyat siya. Ibig sabihin, nanalo to. Diba? Umakyat siya, nanalo sa buhay. Ganun din, minsan. Okay, hindi tayo worldly ha, pero minsan yung ano din, indication din yun ang pagpapala ng Diyos. Amen, nasa Bible din yun. Kaya yung iba, ay nasabi ni Pastor nun, yung ibang member daw. Una, ang problema lang sa church, pamasahe lang. Pinagpala ng Diyos, medyo, ang problema na ngayon, pang-guest na lang. Oo nga, ano nga, problema pa rin, pero at least, may sariling sasakyan, di ba? Maintenance, kung ano man yan. Dati pang renta lang, ngayon pang ano na, familia, mahal na ang medyo namin, mabihin na. Tumaas ba daw ba? Sabi niyo ba tumaas? Hindi mo napansin. Tumaas eh. Anyway. Okay, so sabi dito. Basin niyo po ba? Hindi pa, no? Kayo naman ulit. Ready go. Who? Who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto. Yun, so may clue na tayo dito, kanina nabanggit na siya yung nakaupo, hindi na siya nakaupo doon. Ang ibig sabihin na nakaupo sa langit, sa kanan ng Diyos, ano daw, basta malinaw po dyan siya ay napunta sa langit. Okay? Sabi pala dyan, angels and authorities and powers being made subject to him. Sa Tagalog po, ganito. Pag sinabing subject, ito po ay, ano yan? Ito yung subject sa school, ha? So yung subject, sub, is under. Okay? Ibig sabihin, napailalim sa kanya ang mga kapangyarihan at mga kapangyarihan, authority, ganun yan. Kaya gusto kong basahin yun sa Matthew, this dito. Pero gano'n na gano'n yung sinabi rin. Sabi siya, doon niya po ito, tawag dito, Great Commission. Pero binigay, bago niya sabihin, go you therefore, ang sabi niya, 18, ready, go. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Sabi, go ye. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen.
So, yan po ay again, bigyan din yung First Peter. Malinaw po dyan sa review na tayo. So, bago siya umakyat sa langit, may binanggit siya dito, all powers given to me in heaven and earth. Napakamasyado sa atin yan, ha? Masyado naman natin yan. Isiduhin nyo yan, tawag niya Great Commission. Meron din sa Luke yan, sa Mark, meron din magandang sa Matthew. Ganun din, tinipon sila ni Jesus. After niya siya yung makita, nag-read din po siya. Pero sabi niya, lahat ng kapangyarihan binigay sa akin sa langit, sa lupa. Bakit importante ito? Kasi nga, tayo po, no? Hindi ako kahapon, so reading kami. Minsan parang hirap tayo sa totoo lang. Kasi minsan parang ibang tao yan, hindi mo nga namit pa yan. Ngayon pala, tapos babagkitin mo sa kanyang pananampalataya. Parang malipos. So, ang nangyayari sa atin, minsan natatakot tayo eh. Hindi, message natin ngayong umaga. Huwag tayo matatakot, amen? Amen. Lahat nga daw ng kapangyarihan binigay sa kanya. Ngayon, hindi naman pasto sa atin binigay eh. Parang ganun na rin yun. Nasa kanya kapangyarihan, inutusan ka. O, paano yun? Gawin mo. At huwag kang matatakot kasi sa kanya nga lahat yung kapangyarihan eh. Sa langit, hindi lang sa langit, sa lupa. Ibig sabihin nga, pag tayo napahamak dahil sa paggawa ng kanyang galoban, eh bahala rin siya sa atin. Ibig sabihin, o tulungan tayo, either mapahiya tayo, matuto ka naman. Next time, mas magaling ka na. Amen? Mas matibay ka pa. Sabi nga nila, what does not kill you makes you stronger. Eh, huwag ganun kasabi. Pero totoo din yun eh. Kaya minsan, hindi tayo dapat takot. Napahiya ka ngayon, di ka naman namatay eh. Ngayon na, experience mo na yun. Next time na ma-encounter ko yun, mag-iisip na ako, pwede yung may gawing iba, pwede gawin ko to even better. Diba? Aaralin mo ngayon yan. Kaya ganun pa yung sa ating umaga, ang Panginoon ay totoong umakyat sa langit. Tandaan niyo po yan kasi kahit po ibang propeta dyan, hindi nga nila inaamin sa sarili nila, hindi nga nila kiniklaim sarili nila yan eh. Kaya si Muhammad parang ganun din daw, pero sikat ba yun? Wala po nga yun eh. Si Jesus lang yun na buhay magmuli. Ang kaya lahat sila patay. Kaya balik tayo sa Peter, ganun din po yung binanggit dyan. Okay. Ito lang ha, sabi dyan. Who is gone to heaven, si Jesus, in the right hand of God, nasa kanan ng Diyos, o isa yung makapangyarihan. Kaya sabi dyan, angels and authorities and powers being made subject. So siya na yung pinakamakapangyarihan ngayon. So ngayon, hindi pa agad dito sa mundo, yung mga bagay na hindi pa siya binigay directly. Later mangyayari yan, tapos natin name yan, tapos sa Revelation. Later talagang literal, ibibigay kay Jesus yan. To the point, kapag may sumuhay sa kanya, patay. Diba? Sa bilig niyo, ganun po yung mangyayari ko. So, punta na po tayo sa last natin, no? Hebrews. So, agang gusto lang po sabihin dito sa ating insight ngayon, una, totoong pumakit sa langit, and then, ano yung implication nun? Siya yung napunta sa langit. Siya po yung makapangyarihan, siya yung victorious, and therefore, tayo mga anak niya, anak ng Diyos, dapat ba tayo, ano, depo tayo, paano tayo yung pinipit na ewan? Hallelujah, sabi nila, takot ka ng Solway, takot ka sa mag-twist, takot. Sino matakot sa atin? Amen? Amen. Dapat, pero hindi sa mukha, ha? Hindi sa parent, hindi sa... Hindi tayong natakot sila sa atin kasi nakapagaspak na ugali natin. Hindi, ganun. Katotohanan ng ating dinadala, at pag sila, alam nila, wala sila sa katotohanan, takot yan. Amen? Kaya nga, sabi nga sila, kahit ako dati, kayayin ang tao. Pero habang nalalaman ko na, naitindihan ko, Panginoon, binigay na pala sa atin ito lahat. Kahit mga pari, takot yan eh. Imagine mo nga, may pumuntang ministro dito, sa palagay niyo, natakot ako dyan. Kaya police, oh, tigil mo yan, ginagawa mo dyan, ha? Lockdown tayo. Wala. Hindi nila pwede sa tamang dahilan na tayo ay maituin sa paggawa ng alok ng Diyos. Amen? Amen. Kaya rin tayo sa Ecos, hindi mo yung mga to. Sa 4 muna, bago tayo sa 9. Okay. Ito ngayon yung ating dapat gawin. Dahil ang Panginoon, umakyat sa langit, na totoo, inapi-api siya noong una, pero bandang huli, panalo siya. Ano dapat natin gawin? Sabi ko lang ito eh. Ito ang ating team verse. Ready, go.
The word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of your heart. Okay, ang focus niya, salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, matalas pa sa two-edged. Matalas pa sa sword. Dalawa ang talim. Umutuhog kahit sa hinahati, pati yung pagkakahati ng kaluluwa ng espiritu. So, matalas nun. Diba, yung ba, mga meme ngayon, gano'n, kung gano'n, yung mga kalakohan eh. Sobrang talas to, tingnan mo lang, nahati ka na, kung nga gano'n ba? Ito mas matindi pa, pati yung kaluluwa, tsaka spirito, yung sabihin, napaghati niya yun. Sabi kasi, yung isa mga nalisip ng batang Kristiyano ko, inaaral ko kasi, ano kinagalan ng spirito, tsaka kaluluwa, eh, minsan yung mga preaching, di gano'ng kalinaw. Kaya ako, I took it upon myself na alamin niya na talagang magkahiwalay. At isip ko nga yung sabi niya eh. Magkahiwala yan, may parehong incorporate yan, hindi, pareho yan hindi laman, hindi nakikita, pero may pagkakaiba pa rin. Kaya magsasabi sa iyo ngayon, ang pagkakaiba niyan, yung salita ng Diyos. At alam na natin ito kasi lagi natin nabanggit, ang pagkakaiba ng soul, yung spirit galing sa Diyos, babalik sa Diyos yan, yan ay pag-usap sa Diyos. So, parte din natin yan, yung spirit in man, yung spirit of God. So yung pala yung pagkakaiba nun, eh yung soul, hindi na nakikita, pero ikaw yun. Ikaw yung pwedeng sumugin sa langit, sumugin sa impyerno, yung soul, or pwedeng umakit sa langit at kasama ng Panginoon. Tayo yun. Ikaw mismo yung soul. Okay? So, ganun pala ang katalas. Salita ng Diyos. In the joints and marrow. Ibig sabihin, especially yung science ng panahon nila, di yung malaman kung ano yung, diba, madaling pati ng anatomy ngayon. Dati sa kanila. Pero napapaghiwalay ito. Ibig sabihin lang ito na di-distinguish. Okay? And then lalong malalaman natin, ibig sabihin ito, dahil sinabi ito. Yung salita ng Diyos is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Ibig sabihin ito, katuloy yan, pag-resolvingin tayo, huwag kayong sabihin natin, baka hindi nila maintindihan ito eh. Eh, salita ng Diyos yan, yung salita mismo ng Diyos, yun ang iintindi sa kanila. Intindihan niyo ba ito? Habang binabasa lang yun, sineshare mo sa kanila, hindi mo lahat naiintindihan, lalo siya niyantindihan lahat. Kaya pag ginamit mo yung salita ng Diyos, yun ang mismong mag-aano sa kanya, parang may ginagawa po sa kanila yan. Naririnig parang binabasa pa lang nila yan. Mayroong ginagawa sa kanila. Intindihan niyo ba yung sabi ko? Kaya sabi dito, naiintindihan at inaalam nung salita ng Diyos yung mga iniisip nila. Parang wala, iniisip ko lang yung paano nalaman. Ginamit ang salita ng Diyos eh. Amen? Makapangyarihan mo ang salita ng Diyos. Pero hindi ko tayo matapos dyan. Sabi dyan, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open to the eyes of him with whom we have to do. Ibig sabihin, ang Diyos, alam niya, nakita niya lahat. Kaya sabi dito, seeing then, ay basa po, ready go. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Yung sabi ko kanina, sigurado pala ang Panginoon na sa langit, umakyat siya doon, na-promote siya doon, siya ay mataas, siya ay great, siya ay high priest. So ano dapat kaya? Ano yung application natin sa buhay natin ngayon doon? Eh dapat lalo tayo magtiwala sa kanya. Kasi hindi siya katulad ng iba na nga, mga jolo, katulad ni Muhammad, kung sino man yan. Ito, mga nanlolo ako, si Kibuloy. Magjolog siya eh. Nanlolo ako nila, may nanlolo ako sila. Kasi sa atin, hindi ganun. Ngayon, ang Panginoon ang pinakamataas. At siya ay umakyat sa langit. Pumasok siya sa langit mismo. Kaya sabi dyan, hindi tayo yung tipong takot tayo. Na, ang ligtas ba talaga tayo? Baka di naman. Sinabi, eh, hindi ka pa nakapunta ng langit. Uy, wala kang tiwala. Tiwalaan mo yan. Doon siya napunta sa langit mismo. Amen? Amen. So, yes. So, tapusin natin sa Hebrews 9 kasi dito po talaga yung medyo malalim din. At, mas malupit pa. Okay? Hindi natin dito. Ang context ng Hebrews 9, ito po yung famous chapter sa ano nga?
Salamat sa mga naon na dito. Inaalag mo namin tabernacle. Yung tabernacle. Tabernacle, original na tahanan ng Diyos sa lupa. Okay, tahanan ng Diyos. Siyempre, tumatahan. Pero sabi niya, so, pinagawa si na Moses, mga Israelites, ng bahay ng Diyos. Tent lang siya. Pero, ang nakakamangha doon, inisa-isa. Ito yung sukat niyan, ito yung materyales, ito yung kulay. Okay? Inabisado ko yan, mga naon na dito. Nakutawang pa yun. Hindi na. Hindi na yung Bible quiz namin. Every week. Patay yan yun eh. So, pero gusto ko lang maalala nyo, hindi na po tayo okay lang. Kasi sinabi dito, isa-isa natin ha, ang ganun na verse, ang ating pinaka-text. Ang dami to, okay lang. Sabi po dito, sinta nyo ha, then verily the first covenant of those ordinances of divine service in the worldly sanctuary. Sabihin, ang worldly lang. Sabihin, nasa mundo, nakikita natin, nakikita ng mga tao. So ano nga, katulad nga ng tent, tabernacle, mayroong candlestick, may table, may showbread, lahat yun nakikita ng tao. Kaya describe lang dyan ang tao doon yung sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the Holy of All, pag pinasok mo pa yun, mayroong pang mas, banal doon, the Holy of Holies or Holy of All. Okay? Pabisado niya, napipicture sa utak mo eh. Maganda doon eh. Anong meron doon? Actually, bago yung Holy of Holies, andun yung golden censer. Ano yung censer? Ginagamit sa censer. Inilalagay doon yung incense. Okay, pampabango yun. And the Ark of the Covenant, ngayon itong Ark of the Covenant, nasa loob na talaga. Okay, overlaid round about with gold. Dinidescribe lang po ano yung ginawa nila dati. Then may golden pot, puro gold. And then, ang nasa golden pot, yung mana. Naalala niyo po ito doon. Nagkaroon sila ng mana, bago alisin ng Diyos yun. Nagtago sila. Yung iba, nabubulok. Pero ito, hindi nabulok. Yun ay remembrance daw nila for all generation. Okay? But anyway, meron pang iba doon. Aaron's blooded body. Naalala niyo, may nag-rebelde. Tapos, ginawa siya ng mga bad. Yung kay Aaron lang yung nag-bad. Imposible po yung kay Rachel yun. Ano pa yung meron? Tables of the Covenant. Yung pinapunta natin, nilagay sa Ark of the Covenant. The tables. Ano yung tables or tablet? Andun yung Ten Commandments. And over the cherubims of glory, shadowing the mercy of which we cannot now speak particularly. So yung Ark naman, yung parang ano po yun, dinadalang parang box lang. Ang tawag doon, pag tinakpan mo na yung mercy seat. Okay? So hindi sinabi dyan, makita na. Sinabi hindi mapag-usapan kasi nga, may iba doon na hindi natin alam exactly yung time na halalo ngayon. Kasi sabi yung cherubims, ito po yung parang mga angels. Nilagyan po ng hinulma yung angels doon over sa mercy seat. Mainig lang po ha. Now, when these things were thus ordained, the priest went always to the first tabernacle accomplishing the service of God. So, kung na-set up na nila yung tabernacle, yung mga place, ginagawa yung dapat nilang gawin. Nag-o-offer dito sa labas, altar, then minsan sa loob. And then, doon yung mga showbread. The second went the high priest alone once every year. So yung pinaka-banal, yung Holy of Holies. Ang pumapasok na doon, isang tao lang, yung high priest. Isang tao lang yan, once lang yan, every time. Okay, may isang mga point na high priest, na hindi na siya basta priest, high priest. Siya lang yung pumapasok every year sa pinakaloob. At sabi dyan, siya yung nag-offer ng dugo. Okay, not without blood. Ibig sabihin, lagi may dugo. So, ang ginagawa niyo doon, alam niyo po yung nabasa natin sa Leviticus, ang ginagawa niyo doon, spread siya ng dugo. Yun ay symbolize yung dugo later ni Jesus. Okay? Which he offered himself and for the errors of the people. Bakit nag-offer yung high priest? Kasi may kasalanan yung mga tao at sa kanya mismo. May kasalanan yung high priest. Sabi to the Holy Ghost that this signifying that the way into the holiest of all was not made yet made manifest while as the first tabernacle was standing, was yet standing. So ibig sabihin, ang time na yon actually, hindi pa yun yung perfect. Okay, ibig sabihin, signify, ano yung signify, parang lagi yung ha? Parang sign, parang yung madalas ating example dyan nga po, yung flag.
Okay, pag nakita mo yung flag ng Pilipinas, anong present nun? Yung bansa ng Pilipinas. Okay? So ngayon, yung time daw nila, anong sinisignify nung nilalagay nila ng dugo? Yung, anong nilalagay ng dugo nila? Yung altar? Ano pa? Kasi pati nga naalala niyo yung tenga, yung toes, yung mga high priest. Pero pag yung sa Holy of Holies, sinasabog po dun yung dugo. Medyo gory, no? Pero actually, yung symbolism po yan. So, kaya nga nung time ni Jesus, sino yung dumalaking dugo? Si Jesus mismo. Okay? Which was a figure of the time then present in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining the conscience. Okay? So, ganun pala yun, ha? Noong bakit, noong panahon nila, mga priest, mga Israelite, at meron silang tabernacle, kung may kasalanan po sila, nag-offer sila, depend sa kanilang budget, minsan lamb, minsan ay doves. Pero every year, para sa buong bansa, yun nga, sabi kanina, ram, di ba? So yung pala daw ay para sa konsensya, nakita niyo yan? So bakit sila pinapatay kasi, ang dapat patayin, ang dapat parusahan, sino? Yung may kasalanan. Bakit kayo pinapatay yung hayop? Ibig sabihin pala nun, para sa konsensya nila, sabi dyan eh. Kasi habang pinapatay yun, salit na tayo, dapat parusahan ang pinatay ngayon yung hayop. Kasi nakukonsensya ka dapat, hindi dapat siya yung patay, wala nang pinalaman yung hayop eh. Kaya kung in-explain ngayon tayo sa Hebrews 9, ibig sabihin, ito ay figure of the time then present. Alam niyo siya yung figure, may preaching tayo dyan, sabihin, hinahalin tulad. Again, parang flag. Kaya may mga seremonya po yan. Ganyan pa kayo dyan, di ba? Ginagalang nyo, hindi yung papel, hindi yung tela, hindi yung bansang Pilipinas. Hindi lang yung sabihin. So, ngayon din, pag ito yung flag dito, tinutong-tong-tongan, di ba? Kaya yung mga nag-rebelde o yung mga nag-protesta, ginagawa, di ba? Okay, ito yung mukha ni Aquino dati, ni Duterte, sinusundo. Nire-represent nung effigy na yon yung tao. Kaya ngayon, nung panahon pala ng mga Old Testament, pag sila ay nag-o-offer ng dugo ng walang kinalaman at innocent kay hayop, ibig sabihin pala nun, yung konsensya nila ay iniimok ng Panginoon na kamuhi ang inyong kasalanan. Kasi wala namang kinalaman yung hayop, so yung pinapatay. Later, sasabihin si Jesus pala yun, okay? Tandaan niyo po ito, yung mga aral na ano, kahit yung iba, dinidenay po nila ito, ay napakalinaw sa Bible. Okay? Lalo po yung mga Hudyo, sabi nila, wala kami nalaman si Jesus, ba't siya kailangan kumatay? Diba? Pero ito sabi sa Bible. Okay, so sabi niya, which stood on in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinance imposed at the devil to the time of Christ. So yung sabihin, alam niyo may inutos siya sa kanila. Bakit sila inutos? Gawa sila ng gawa, patay, sacrifice. Ah, lilison niya, lilison dapat. Diba? O ito, dapat kainin niyo. Sinabi lang sa kanila yun, in-impose para sa pagpanahon na dapat ay makilala na si Jesus. Ito po yung time of reformation. Naalala niyo po yan sa day niya, binanggit din po yan. So, ibig sabihin pala yung pag-offer-offer nila para kay Jesus yun. Malalaman niyo yun, mas Old Testament saints, na tumuturo yung kay Jesus, din nila kaya ilita sa sarili nila, kaya ang pinapatay yung hayop noong panahon nila. Pero ngayon, sabi ni kanina, hindi naman yan perfect. Hindi naman yan next year, magkapatay ulit tayo ng hayop eh. Kaya nga hindi perfect. Ibig sabihin, ulit-ulit din lang, parang seremonya lang. Ang perfect na magliligtas ngayon sa atin, si Jesus. Okay, kaya ito sabi nito, ngayon, but Christ being come on high place of good things to come, by greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Tagalog, yung ginawa pala ni Jesus ngayon, wala na siya pangalam sa dating tent. Wala na nang matagal yung tent eh. Tapos yung temple, nasira nga eh. Kaya ngayon yung pag-offer ni Jesus, hindi na kailangan natin ng tabernacle. Kasi yung ginawa ni Jesus, nag-offer siya sa tabernacle din, pero hindi daw sa lupa. Saan siya nag-offer nung siya pinatay sa cross?
Ano sabi? Sa templo na hindi ginawa ng kamay, sino kaya gumawa nun? Pag sinabing man-made ginawa ng tao, ano pa, sino pang iba nag-create? Ang Diyos, okay? Ay, close nga. Okay, hindi niyo pa nakukuha, meron pang explanation dito. Where the blood of bulls and goats and ashes of the high priest sprinkling the unclean sanctified to the purified of flesh. So dati nga, ang mga ginagawa, pinapatay yung bull, yung goat, tapos yung dugo nila yung sinasaboy, pati yung ash, naalala niyo yung ashes nila, sinasaboy din yun kasi lalo pag mga burnt offering, di ba? Ubus po yun. May mga seremonya sila dyan eh. Okay? Nalililis ba daw yung ano, yung laman? Sabi dyan, oo. Pero obviously hindi, di ba? Kaya sabi dyan, sabi ang memory verse, di ba? Lalo na ang dugo naman ni Kristo, through the eternal spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Yun pala yun. Kaya si Kristo ngayon ay namatay, at siya ay perfect kasi wala siyang kasalanan. Ano yung pinapurge, ano yung nililinis siya ngayon? Kaya pag nag-solving tayo, di ba, lagi natin inuulit yan. Hindi kongi yan. Lahat ng kaluluwa dapat marinig yan. Na kanilang konsensya ay malinis. Bakit? Kasi hindi nila kaya niligtay sa sarili nila. Ang ibang tao na namatay para sa kanila, yun po yung ginagawa doon. Amen? Amen. Kaya hindi kongi yan. Ulit-ulitin nyo yan. Alam niyo rin kung ano yung sabihin niya, kaya inaaral natin. Okay? Nung Panginoon na namatay, ang pinoperch nila ngayon ng Panginoon at yung kwento na yan, yung gospel, yung mga konsensya ng mga tao. Okay, at sabi yan after this. Ayun, listen po ako. Sorry. 48. Sakto lang, no? So, yung daw na nangyari yun, sabi dyan, this cause is the mediator of the New Testament by means of death for the redemption of the transgressions that were under the First Testament were, which are called might receive the promises of eternal inheritance. So again, nabihan ito yan, Old Testament, New Testament. Noong una, pinapatay mga hayop. Ngayon, si Jesus na yung pinatay. So much better to kasi talaga ito yung totoo. Ito, ulit-ulit, every year, kailangan magkaroon tayo ng malalang, ah, tayo pa rin nagkasala, bakit yung mga hayop yung pinapatay? Pero kung si Jesus na yung pinatay, hanggang buong ano na yun, sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, yun na yung pinaglapit ngayon yung tao sa Diyos. Nung ang Panginoon ay siya yung namatay pa, wala naman siyang kasalanan. Nilapit niya tayo sa Diyos. Yun po yun. At ang promise niya, eternal inheritance, of course, langit. So, di ko na nadaanan ito. Sinabi lang din yung testament, obviously, yung testament daw ay laging merong namamatay dapat. Okay, so again, wala kasi tayong mga pera. Ewan ko si Daddy, may testament na si Mami, may sinasabi yung testament niya. Ewan ko, paano yun? Pero ganun po yan, hindi na-enforce yung testament mo kung di ka mapatay. Kung buhay ka pa, nakasulat lang yan kung kanino ang bubrado. Okay? Ganun din si Jesus, nung namatay siya, saka in-enforce yung kanyang will, yung kanyang testament. Okay? Yeah. Inulit lang po dito, yung mga pinatay niya, mga goats, mga calves, wala yan. Yung talagang testament niyan ng Panginoon nung siya na yung pinatay. Okay? E sabi niya, nung siya ay pinatay, kanyang dugo ang naglapit sa inyo, sa Diyos. Okay? At babalik tayo dyan, sabi niya sa tabernacle, saan yung sinabo yung dugo ni Jesus? Kasi pag tinignan mo yung New Testament, wala ka naman nakikita nung sinabo yung dugo niya sa temple, tama? Wala naman, kasi hindi na kailangan. Sinisimbolize lang ng temple ngayon yung kaya ng Diyos pala. Kaya nung si Jesus ngayon, pinatay siya, dumalaki ang kanyang dugo, ang effect po nun, yung kanyang dugo, sinacrifice sa langit. Yan po yun, okay? And almost all things are by the Lord, first with blood, with the shedding of the Spirit. So nung si Jesus ngayon ay pinatay, yung kanyang dugo ang dumanak, lahat yun para sa kapatawaran, yung sabi ng remission. Medyo dumalim tayo, sana nakakasunod kayo, minsan lang naman. Kaya yung patatang inaaral ito eh. Ngayon, kung ginawa yun sa lupa, lalo na dapat daw sa langit. Okay, kasi sabi dito, it was therefore necessary for that patterns of things
in the heavens shall be purified with this, but the heavens fix themselves with better sacrifice than this. Dati po, hayop, papatayin at yun, ginagalap mo yun, laging ano yun, hindi yung binababo yun. So may sakto, mayroon na sila doon, talagang specify ng Diyos na ganito gagawin nyo, di ba? Nalalim pa rin mga, again, yung mga requirement para sa kakatayin lang, depende sa offering, di ba? So meron mga offering dapat, male, lamb, hindi babae, lalaki. Yung iba doon, dapat first year. Hindi magulang na, okay? Dapat doon pa, bata pa, ano pa? Walang blemishes, titingnan nila yun, titingnan nila. Lahat yun, titingnan nila, baka ito yung may sakit. Nakita niyo yun? So, ibig sabihin pala nun, ngayon si Jesus, walang sakit, walang kasalanan. Alam niyo ba, noong panahon na yun, ang dami pwede ipula sa kanya. Sabihin, hindi ka naman karapat-dapat eh. Kaya kahit po ngayon, mga leader ngayon, ni-scrutinize yan eh. Diba yun, nasabi mo yun, kaya ginagawa mo ba yan? Kasi nga, importante ko yun sa ating konsensya. Na nag-imprint sa atin, again, walang perfect ngayon na pastor. Diba? Pero obviously, iba talaga sobrang hindi perfect, ha? Kung si Pope. Diba? Kasi pag nga, pag-iitin yung post nyo, parang amen po. Eh, pati ABCBN, pati inquiry, may kunwaring prayer. Diba? Ito yung prayer na, may mga hipokrito naman ito, hindi naman ligtas. Amen? Amen. Gusto ko sabihin nyo kasi hindi po binabastos yung mga bagay ng Panginoon. So kaya dito, si Jesus po siya in-offer, talaga po siya worthy. Yung better sacrifice na tinatawag niya. Kaya ito na ngayon. Christ is not entered into the holy places made with hands. Diba? Yung temple niya, hindi siya pumasok doon. Yung temple na yun, sinira na yun, inulit-ulit. Pumasok si Jesus sa holy place, hindi sa ginawa ng taong sino, sabi dyan, sa langit mismo. Amen? Kasi nga, yung tabernacle, figure lang. Okay, ulitin ko po yung figure. Kasi parang again, yung flag, hindi yan yung bansang Pilipinas. Figure lang yan. Tinahan, nirepresent yung bansa. Okay? So ngayon, nung namatay si Jesus, hindi na siya kailangan pumasok sa temple. Sinati niya yun eh. Yung veil. Kaya ngayon, saan pala siya talaga pumasok? Siya sa in-offer. Sa langit. Now to appear in the presence of God for us. Ibig sabihin po nun, ilalapit na talaga tayo sa Diyos. At siya lang may karapatan at may kapangyarihan na gumawa nun. Kasi walang high priest na pwede pumasok sa langit. Tapos, okay, nailapit ko na kayo sa Diyos. Wala. So, yun na po. For then must often have suffered. So, inumpala lang siya sa mga nagmumitira po ito. So, tapusin ko na po dito. Kaya, title po ulit natin ngayon, ano? Entered into heaven itself. Ano yung itself? Langit mismo. Hindi yung mukhang langit lang. Hindi yung picture ng langit. Sa langit mismo siya pumasok. So kaya, ano po yun, pasok po sa ating team, Ascension. Actually, nung bago pa siya nung mag-ascend, doon siya in-offer. Pero yun nga, dahil siya in-offer doon, pag-alangit siya, worthy siya ng langit, later, doon siya ay parang mga hari din, o pag nanalo po yun sa battle, merong tinatawag yun na yung triumphal entry, kung naalala niyo po yan. Ganyan po yan, may mga seremonya po yan. Ginawa ni David yan, di ba? Nanalo siya doon, tapos sasalubuhin po siya ng mga tao niya sa kanyang kalian, bandang ulit siya ay, uy, galing mo talaga, ikaw ang aming hari, gano'n. Gano'n po tayo kay Jesus. Amen? Dapat gano'n ang paggalang natin sa Panginoon. Walang ibang gumawa para sa atin yan. Yung iba, mga kankerong nga, kaso dito naman kankerong, kankerong. Sabi, mga, ano naman kung nasasakop po yan? Ngayon, nasasakopan ngayon sa Ukraine. Kasi sabi, magaling po yung Ukraine, yung Russia, yung US. Puto ka, ano lang din yun, kailan lang. Yung Ukraine, sabi nga sa'yo last time, di ba? Mga ano rin po yung mga corrupt din eh. Matagal na pa silang nag-ano. Matagal na rin corruption dyan sa Ukraine. Ganun din sa iyo. Kaya magkakalaban yan, pare-para sa nang loko-loko sa totoo lang. Kaya dapat wala tayong pakialam dyan sa totoo lang. Gawin na lang natin yung dapat natin gawin. Kung saan ano inuuto sa atin ng Panginoon, na siya naman yung hari natin. Wala tayong pakialam sa Pilipinas,
ngayon, mga kailala, mga, ano naman yung mga balita ngayon, na pinagkakaguluhan nila, ay, si Magus! Na-witness na yung coronation ni King Charles. Sino man yun? Ano mo kung pangyarihan nun ni King Charles at si Ilian? Nakalokohan lang nila yun, mga pakogi lang yan eh. Ay, hari! Pumunta si Magus doon. Ibig sabihin, wow! Kalangalan si Magus kahit yung manako. Eh, pare-pareho sila mga manako. Eh, man, sino mo, ano, hindi nyo alam, di ba? Ako nakita ko lang sa TikTok kasi. Hindi rin ako excited doon. Amen? Excited ako dito sa pinag-aaralan natin. Darating yung panahon. Sabi niyo, every time umunta sa alala, ngayon dito, soul winning, lagi na naisip niya, ang hirap naman. Pero kasi kaya natin ginagawa yun, ito yung pinagawa sa atin ng ating hari. Amen? Gawin lang natin. Huwag tayo matakot na sa kanya kapangyarihan. At kaya ang pagsabi dito, siya ay pumasok sa langit itself. Dapat ganun na yung paggalang natin at yung kasiyahan natin. Amen? Later, doon din tayo papasok. At yan ay mamanahin natin. Minanang ang Panginoon mamanahin natin. Amen? Excited na ba kayo doon? Huwag muna ngayon. Magtrabaho lang muna tayo. Magtrabaho pa. Talagang excited tayo doon. Ang hirap po, kahit po sa church ha, sino excited na pumunta sa church? Kaya maaga na naman si Pamela kanina kasi leader ako ngayon, sabi ni Pastor, nakakaya naman. Siya kabisado niya, amen, may pinaghandaan. Ganun din. Kunwari, sino yung excited sa church? Yung ano, yung alam mo, pinaghandaan mo buong araw yung church, amen? Either may offering ka dyan, or pag pinisend ka ng memory verse, alam mo, handa ka, may lakas ka pa, hindi ka magtulog, amen? Kasi excited ka sa salita ng Diyos. Kaya tapusin na natin. Ito na naman. Check mic. Yeah. Ano yung rata eh. Masyado kasi malakas na yung boses ko kaya naupos. So anyway, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming topic ngayon, Panginoon. About the Lord Jesus. Kung saan, Panginoon, isa-isa namin yung importanteng bagay about you. About your word, Panginoon, dahil importante din sa amin. This time, Panginoon, pag-akyat sa langit, Panginoon, napaka-importante pala yung symbol ng kanilang patayang. And therefore, kami din, Panginoon. So, siya'y pumasok mismo sa langit, bigatulad na iba, namatay siya po, si Jesus, ang Panginoon, Jesus, na buhay, magmuli, at pinagkatiwalaan ang lahat ng kapangyarihan, Panginoon, sa langit, sa lupa. I pray na ito po rin namin tiwala sa kanya. Gawin niya, kung naman yung tulong na kailangan namin. Panginoon, at especially sa kanyang gawain na hindi kami mahihiya, kami po ay daladala namin ang kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Ito po ay effective, ito po ay kapangyarihan, ito po ay buhay, ito po ay nakakabatid, Panginoon, ng isipan ng bawat tao. Therefore, bahagi namin ito, Lord, Panginoon, ng buong katapatan. Yung namalikas sa mga tao, ganun din ko sa loob ng church, maligtas na ito na po yung mag-flip sa amin, exhort and encourage pa sa mga anak ko, Panginoon, araw magkatuloy sa inyong gawa. Salamat po, Panginoon, kayo pong malalati lagi. Salamat po, Lord, at langit din po ang aming destination at pinahakulong sa amin, mga manahin natin. So, this time, Panginoon, malakas yung bawat isa, guys, sa aming ministry, Panginoon, at any time na kami po yung nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng worth of, Panginoon, kung naman niya, may dahilan niyan. At alamin namin to, Lord, hindi dapat kami ganun. Bakit pagkukulang kami sa anong bagay, Panginoon, especially kasalanan, Panginoon, na parang binubusan mo yung tubig, Panginoon, sa sa inyo, Panginoon, na nilipod namin, nawalig ang pagpatay, Panginoon, at patuloy ng Panginoon. Kasi yung bawat isa, napagpapang siluta, Panginoon, sa luta. This time, Panginoon, nagpuyo sa pagpikay, sa kasama namin, sa kasaluan. Nasa lahat, Panginoon, at patuloy ng blessing, Panginoon, at nasa rin kalakasan namin, at ang fellowship din, Panginoon, magpalaan nyo. At ang saan service na parawan ng Sunday, sa Panginoon, ay kalis. In Jesus' name we pray. Amen.